So ito na po siya. Susubukan natin ngayon tong bearinger na to kung ano ang problema niya. Susubukan natin siya. Diyan na. So ang problema po nito ay namamatay agad yung ating breaker. So yan ang pinaka ano niya. Ibig sabihin, maaring may shortage siya. Kaya siya bumibigay. So yan, obserbahan ko muna siya kung bakit namamatay. Tingnan ko muna dito. So number one ko i-check dyan. Kasi may basehan ka na agad yung fuse niya. Kasi kung alam mong ito, may fuse. Halimbawa, dito. Ito, papakita ko sa inyo. Loose your lock. Bakit kaya? So, ito na. Binuksan ko na siya. Bali, biverbal ko na lang siya ulit. Pero, hanapin natin yung sira niya. So, sa ganito, iyan. So, ang problema nito ay nag-off yung ating breaker. So, ibig sabihin, namamatay yung ating pinaka-breaker niya. Ito yung pinaka-protector niya. Ibig sabihin, pag nag-off yan, ibig sabihin, may dadidikit siyang shorted. Or may problema siya talaga. So yan, ang pinaka number one na idea dito sa mga ganito, sa tagal ko na rin gumagawa. Ang kinukuha ko agad, sa capacitor na naman ako nagbabase, di ba? Pagka kong technician na iba. Eh, pero ito, may piso. So ito, one zone. Zone one, zone two. So yan, magtitest ka lang sa fuse muna. Yan o, tulad yan, ito okay siya. So ibig sabihin, itong side na ito, malamang hindi siya shorted. Kasi, hindi nag-open yung fuse niya. So, check natin yung number 2 na fuse niya. So, ayan, okay rin. So, ayan, pumapalo din siya. Makita nyo, okay. So, ibig sabihin, hindi pumutok yung fuse natin. Ayan, ha. Hindi shorted yung ating fuse. Pero, ang tanong dyan, kung bakit po siya nag-off yung ating breaker. Kasi kung may problema po yung ating amplifier, yung mga transistor na transistor amp na ginamit niya, puputok po yung ating fuse dyan, yung mga protector po. Tsaka makikita natin yung mga, may mga masusunog dyan. So yan. So dito pa lang, si ibig sabihin, dito pa lang sa primary niya, may problema na niya. So, ito yung pinaka-power supply niya. Susubukan natin ihangay yun yung supply na papunta rito sa amplifier. Isa-isahin natin. So, ito kasi may mga bridge step diode na ginamit niya. So, apat ang ginamit niyang bridge step diode. So, ito. Sa dalawa, tatlo, apat. So, apat yan. So, yan. Ihahang ko muna yung supply niyan papunta ron lahat. Titingnan ko muna siya kung mag-off siya ulit o hindi. Pero yung sinabi ko kanina para sa inyo, ay chine-check ko, nagbabase ako sa capacitor. Kasi, yan, sa capacitor, dyan papunta na yung positive-negative, di ba? Pag na-test natin na shorted dyan, ibig sabihin, malamang-lamang, may problema siya doon. Kaya lang, hindi mo rin masabing shorted nga ngayon kasi may mga fuse yan dalawa na protector, hindi man lang bumigay yung protector niya. So, may mga bagay din na masasabi ko kahit na may protector siya, shorted pa rin yung IC minsan. Kasi, malaki yung fuse na nilalagay nila, hindi niya kayang putukin yung fuse na nilalagay nila. Minsan, may nakita ako, may nabuksan ako, ang nilagay nila, 20 ampere. So, ang kailangan lang dapat doon ay 30 ampere. Yun ang sinasabi ko. So, pag nag-shorted na yung ating mga transistor, hindi niya kayang putukin yun. So, marami siyang madadamay na piyesang pwedeng tamaan. So, ayan. Umpisaan ko na siya. Titingnan ko kung ano ang magiging problema nito. So, ang gagawin ko lang dyan pag to-troubleshooting, ihahang ko tong positive-negative ng output ng secondary ng ating power supply. So, ito yung ating power supply. Yung papunta rin doon sa amplifier, tatanggalin ko muna yung supply na yan. Itong mga sakit na to. So, ayan.
Tanggalin ko muna. Yan. Abang muna kayo dyan. Tatanggalin ko muna siya. So, ito na. Tatanggalin na natin. Yung supply. So, yellow. Yellow, orange. So, yan. Magandang anuhin na lang natin yan. Discarte na naman dyan kasi may mga cellphone na tayo. Actually, may mga cellphone na tayo eh. Picture mo na lang siya. Actually, wala naman magkaparehas dyan eh. So, yan. Ipipicture na lang natin yung kanyang socket. Ganun din sa kabila. So, ayan. Pinicture ko na siya. Tingin ko may problema tong kabila. Ito. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Sa capacitor pa lang. Ayan o. Sinalat ko pa lang yung ibabaw ng capacitor niya ito. May nasalat ako rito. Medyo lumubo siya. Kung makikita nyo dito. Ha, hindi makita ba ito sa camera? Abot ba siya? Ayan o. So lumubo siya. So susubukan ko ang tanggalin. Mumbok tong isa eh. So, ibig sabihin, may idea na tayo. So, mayroon na tayong konting idea. Mayroon na tayong paghahanapan ng konting prospect. Ayan, oh, sabi ko sa inyo, yun, oh, lobo yung filter niya. So, ibig sabihin, maring ang problema niya dito sa side na ito. So, susubukan natin tanggalin yung buong sakit nito. Yan, ihang ko muna itong kabilang zone. So, ang tigas ng lock niya. Ah! Ayaw! So, white. Black. Ay. Po, tigas. So hindi na natin niya mababaliktad kasi grabe yung pagkasakit niya. Sabagay, red lang yan. Kahit mayroon na yung isa. Oh, oh. Oh no, grabe. Grabing naka So ayan, tanggal na. So ayan na siya, tinanggal ko na yung kabilang line kasi ito tutok na agad yung capacitor eh. So, duda agad ako na may problema yung kabilang line. So, yan. Tinanggal ko na siya. Pwede na nating testing yan. Lalagyan ko ulit siya ng power kung titingnan natin kung mag-off yung kanyang breaker. So, one zone lang yan ha. One zone. Bismillah. Ayun no. So, one zone po yan. Kita nyo? So, ibig sabihin, may prospect na tayo agad doon. Ayan, tulad nun. Nasalat ko lang yung capacitor. Sabi ko may tama yung kabilang capacitor. So, 100% pala, may tama pala yung isang side niya. So, susubukan natin kung mag-on siya. Lagyan natin siya ng speaker. Kung kumagana ba siya? Hindi, baka naman nakaprotect pa yan. Ito natin, hindi naman siya nakaprotect eh. So, anong side yun? Zone A, zone B. So, output 1.
So ito, output 1. So input 1 tayo. Yan, oh. Ito yun. Bakit? Sila. So ibig sabihin po, ang sira niya ay sa sun 2 o sa output B. So yan. Dito na tayo ngayon. Umpisahan na natin. Baka ang problema lang nito ay capacitor. So ito, babaklasin ko itong kalahating side na to, pero hindi mo siya yata pwedeng baklasin ng kalahati lang, kundi lahat ito kasi magkasama sila. Titingnan natin kung mayroong shortcut. Tatanggalin ko na yung power niya. So ayan. Tatanggalin natin siya. Siguro shortcut ko na lang siya. Hindi ko na muna ipapakita ulit. Pakita ko na pagtanggal ko na siya lahat. Kasi hahaba yung ating video. So, ito muna. Pause muna natin. So, ito na. Tanggal na natin yung kanyang tornilyo. So, tanggal na natin siya. So, check na natin ngayon. So, ito na. Halo. Ito na naman, sabi ko. Tawag ng tawag. Ito yung mga nakakainis. Pag technician ka, tapos ganito. Ito, troubleshoot ka, tawag ng tawag. Mahirap sa mga technician ganitong sitwasyon. Nawawala yung konsentrasyon mo bilang paggagawa. So, ito ang problema dito sa manamin. So, ito na. Tutuloy na natin yung ating ginagawa. Natimpla ko ng ano para matanggal yung nervyos ko. Nininervyos ako katatawag nila. Nakaka-nervyos, tawag ng tawag. Hindi lang maninervyos, kundi mainis ka lang eh. Ikapin mo na lang yan, matanggal yung inis mo. Natural lang, sumunod tayo kasi dito tayo para magtrabaho. Pero kung nagkataon lang sa atin to, malamang iba na. So ayan, ito na, papakita ko na naman sa inyo. Ito na total yung ginagawa natin. So, yung sinabi ko na naman, so nagbabase ako sa capacitor. So ayan, check ko yung sa pin ng capacitor. So, saan yung may ano. Ito yung may putok ka. Ito. So, ito yung may putok. Check natin. Menu ha. Yan o. Kita ba sa ating meter yan? O hindi. Yan, papatayin na lang natin siyang ganyan. Yan, pag ganyan sigurado kita na yan. So, kita nyo po siya. Shorted. Shorted po siya. So, yung kabila. Okay yung kabila o. Oh. So, yan. Okay yung kabila. So, shorted. Tanggalin natin ngayon si filter. Baka ang nag-shorted lang ay ang filter. Ang capacitor ang nag-shorted. Baka capacitor lang ang nag-shorted kaya hindi po putok yung fuse. So, ilang beses na ako naka-encounter ng ganitong problema. Putok yung... hindi pumutok yung fuse pero filter na shorted. Capacitor na shorted. So, ayan. Tanggal na. Ayan na, umalog na. So, umalog na siya. So, ibig sabihin, sira na yan. Check natin kung naiwan pa yung shorted. Ayan po. Nawala si shorted. Kabila. So, shorted pa yung kabila. Tanggalin din natin. Shorted din yung kabila. Dalawa silang shorted. Babacuum natin. Hindi na pwersa yung board.
nakadikit pa to. Sabi ko na eh, nakaglo pa eh. Nakaglo pa yung ilalim niya. At tatanggal yan. Tutuklap yan. Pag nainitan, yan oh. Yan, tumukot na siya. Yan, tanggal na natin yung capacitor number 2. Hindi na mamalog, pero check natin yung ang capacitor na tinanggal natin na pangalawa. So, kitang-kita po na shorted yung capacitor. So, yan, okay yung ating meter. So, shorted yung capacitor. Oh, yan po siya. Oh. Shorted po siya talaga. Dalawang capacitor ang shorted. Ngayon, saan tayo hahanap? Ngayon, 12,000 ito. Tanggalin ko muna yung feed na iwan para malinis. Ayan, okay na siya. So, check na rin natin yung ibang filter niya. Pero gumagana siya, kaya lang check ko na siya kung ilang value niya dito sa ating capacitor meter. Check natin. Okay pa ba? O mas maganda palitan na lahat? So, pumapalo pa naman siya ng 11,000. So, yung isa. So, bagsak na yung isa. O hindi, parehas lang. Ayun, oh. 11,000 din. So, tama ba? Tama. So, ayan. Okay naman siya. So, ibig sabihin, ito lang dalawa talaga ang sira. Shorted. So, hanap muna tayo ng capacitor na ipapalit natin dyan. So, pause muna natin. So, ito yung pinaka-very sad moment natin dahil wala tayong nakitang kaparehas niya mismo na capacitor. So mayroon tayo dito na 10,000 lang tapos 63 volts. So okay sana siya, pwede na rin, kaso ang problema na naman, so tingnan nyo naman yung laki niya, so hindi siya pwedeng ilagay. Tsaka ito ay old model na rin ito, malapit na siyang umalog. Tingin ko baka isang linggo lang sira na naman ito. So, mas maganda kasi tinawag ko na rin. Inorderan ko na siya ng bagong capacitor na kaso wala tayong makuhanan sa kanila. Hindi daw available ang 12,000 microfarad, 63 volts. So, ang available lang daw ay 10,000 microfarad. So, umorder ako ng mga 10. Papalitan ko na rin ito siguro yung dalawa na ito. So, 4. Itong side lang na ito. So, papalitan ko na siya ng 4 para pare-pareha sila. Pero mas maganda sana kung mas mataas yung ating microfarad na kakabit. Kaso hindi po available dito yan. Mahirap pong hanapin. Hindi po kagaya sa Pilipinas na sa Quiapo, kahit anong value, mayroon tayong available doon. Maraming pagkukuhanan ng pyesa. Pero dito wala po. Mahirap po siya. Napakamahal pa po yung binta nila. So, times 5 po ang presyo niya mula dito. So, ang capacitor nila siguro nito isang piraso, baka abot na ng mga 15 ang isa. 15 or 10, ganyan. 10 real. So, ibig sabihin, pag 10, abot na siya ng 130 ang isa. So, sa atin siguro, mura lang ito. Alam ko, mura lang ito eh. Wala pang mga, baka 30, ganyan lang. 30 pesos. So, ayan. Pupost ko muna. Hanggang dito muna yung ating trabaho.
Antayin ko muna yung darating na in-order kong capacitor. Baka siguro sa isang araw pa bago ko siya ituloy yung ating trabaho. 100% ang sira lang nito ay sa capacitor. So, pwede ko naman itesting itong capacitor na ito, pero ang problema nga, hindi po magsara kasi sobrang laki niya. Yan. Hindi na po magsasara yung ating cover kasi nilampasan niya na po yung ating level ng ating cover. Kung makikita nyo naman, yan o. Ito lang yung pinaka-plat niya. Sobrang laki ng capacitor. Yan. Kita nyo siya. Yan. Lampas na. Yan o. Yan, level niya yan. So, hindi naman pwedeng tabasin yung capacitor. So, hanggang dito muna yung aking ituturo para sa inyo. Pero at least nakuha na natin yung sira niya. Napakasimple. Simple lang pala siya. Kaya nag-off yung breaker. Kung nakita nyo naman kung paano ko siya tinrubble shot ng una. Pero technique na yan. Ito sana pwede na ito yung modified. Kaso mas maganda yung bago na. Sige po. Hanggang dito po muna yung ating vlog. So ayan. Tutuloy po natin ito sa ibang araw. So hello na. Kamusta na kayo lahat? So, ito na. Tutuloy na natin yung ating ginagawa na power mixer na Behringer. So, ito. Nag-order ako kahapon. Tumawag ako. Binilhan naman agad. Pero wala nang available na yung sinasabi kong 12,063 volts. So, ang available lang sa kanila ay 10,000 microfarad 63 volts. So, pwede na po ito. Ayan. Ang size naman, okay naman yung size niya. So, okay yung size niya. Bali, malaykum salam. So, ang papalitan natin dito. Ay. Plus 11 haba mo, dude. Check lang ako. So, fat na yun. Lalagay natin. Hala hag mama, zay. Okay. Hala, din mo mga siya hag jaras. Mungkin hala wire, mas plus. Din mo. So ito ang papalitan ko na dito, apat na, para mag-balance yung kanyang tunog, mag-balance din yung kanyang supply. So apat na yung papalitan kong capacitor, hindi lang dalawa. Mas maganda kasi pag pinalitan mo ng apat. So ito, so bago natin ilagay ito, marami tayong pinakuha, 10 lang sinabi ko, pero ang mayroon lang siguro sa kanila 11. Gili, binibigay. So, ito. Check muna natin siya. So, kung mapapansin nyo, ito ay ang value niya ay 10,000. So, yan. Makikita na natin kung tunay nga 10,000 ba. Yan nga. So, mayroon siyang 10,400 plus 480. Yan. So, check natin din yung iba. So, ito naman ay 10,200 plus lang. So, hindi na siya pare-parehas. Ah. Ito naman ay 9,000 plus lang. So, papalitan natin to. Mga stock na to siguro din. O, yan. Ah, 10,200 plus. So, ito pwede to. So, apat na yung papalit ko rito. $10,100. Okay na to. So, papalitan ko na yung apat, hindi lang dalawa. Para mag-balance yung kanyang supply. Kasi ang technique dyan, pag nagpalit ka ng capacitor, tapos, pinababaan mo siya, mayroon din niyang epekto. Kaya lang pag maliit lang naman, kita nyo naman, 200 microfarad lang halos. Kasi, hindi pala 200. Kasi ito ay 10,000. So, ang hinahanap natin ay 12,000. So, ang nabawas ay 2,000 microfarad. So, mayroon na rin yung epekto. Kaya lang, hindi yan mahalata. Hindi yan mahalata ang sounds niya. Pero tayong mga technician, mahalata natin yan. Lalong-lalo na kung malalaking speaker ang kinabitan natin. Mararamdaman mo yung, kumbaga, lakas ng bass niya. Nagbago siya, hindi siya compared dito sa kabila. Pero okay lang yan, gagana po yan. Pero kung gusto nyo naman palakasin,
palakasin yung base ng inyong amplifier. So, magpalit lang kayo ng capacitor, i-double nyo lang yung microfarad. Kasi ilang beses ko na lang ginawa yan. Lalo na pag parang sinisinok o nabibitin yung base ng inyong amplifier dahil sa laki ng speaker nyo. Pwede nyo palitan ng capacitor. Yan ang magandang tips niya. Pag nagpalit kayo, dinobol nyo o tinaasan nyo masyado, gaganda yung tunog niya. So, papalitan natin to. Lalahat na natin siya. So, itong kasing amplifier na ito, pinaparas na ito. Tinawagan ko na rin siya kahapon. Sabi niya, as soon as possible daw dapat, natapos na. Yan. So, pinalitan na natin, tinanggal na natin apat. Parsa. Okay na siguro to pag napalitan ito. Wala siyang ibang dinamay kasi capacitor pa lang, error na. Ito, matindi yung glue niya. Oh. Matindi yung glue niya. Ayan o. Matindi yung glue. So, ayan. Nilinisin na natin ngayon tong board niya. Ayan, lumakas yung ilaw o. Tumas na yung voltahe. Kanina mababa. Pia sip sa akin kalas. Ay, ada. Wenda mama da? Ay. Oh, okay. Dagiga. Okay, pause muna natin. Chill. So, continuous na natin. Tanggalin muna natin to meter. Ewan pala rito. So, continuous ko muna. Lagay na natin si capacitor. So, pares lang yan dun sa kabila kung paano yung style ng pagkalagay niya. Pero kung ano, duda naman kayo, ito mayroon siyang sign dito. Nakasulat yan sa board eh, no? Positive, negative. Pero kung duda pa rin kayo, o walang nakasign, testarin nyo na lang. Sila, labas naman yan, positive, negative. Lalabas naman yung resulta dyan. So, ito na. Buti na lang, kasyong-kasyo. Walang problema dyan. Kailangan natin tanggalin yung kutkutin yung ano niya ito, yung nilagay nilang glue. Kasi pag hindi mo tinanggal yan, naangat yung ating capacitor. Saktuhan lang naman kasi yung size niya. Pero okay lang. Okay lang, kaya lang mas maganda siyang flat na flat. Wala yung pangkudkod ah. Wala. Wala pa. So, tatanggalin ko lang tong ano. Medyo umumbok siya, malaki. Kasi pag umumbok yan, hindi mag-flat yung capacitor. Yan, okay naman siya. Dito na lang yan, manipis na yan. Nilalagyan nila ng glue ito para hindi ito ano matagtag. Yung matanggal kasi pag natanggal din ng ano. Pero kahit di na natin lagyan, okay lang ito.
wala naman ito sa ilalim ng video, okay? Ang talagang nilalagyan ng mga glow ay yung mga talagang nasa loob ng woofer. Kasi pag tumutunog yan, gumagalaw yan. Mare may malaking tendency niya mag-loose. Lalo na pag nagbabibrate yung housing niya. Malaki ang tendency. So, saktuhan lang talaga siya. Oh. Munti ka na hindi kumasya. Oh. Hindi siya kumalat. Ah. Saktuhan lang siya talaga. Butas niya maliit. Palakihin natin yung butas para sakto yung kapasitor. Nakinampaan ng kapasitor eh. Tingnan nyo, mayroon pang alawan sa maliit oh. Maliit na lang natira. So ito rin, sa kabila rin. Mayroon din sign to eh. O yan o. Positive, negative. Sa kabila. Mayroon din. Kaya hindi ka na magkakamaling ibabalik yung ating filter. So ayan o. Saktuhan lang. Muntik na siyang hindi kumasya. So ayan. So natin itong ano, mas maganda glue natin ng konti mamaya pagkatapos hinangin. Guglue natin siya para medyo matibay. Ayan. So naikabit na natin to, solder na natin. So kahapon pala, tatlo yung pinakita ko. Yung unang ginawa ko yung GBC. Tapos tinawag ko dun sa customer. Ang kala ko kasi ang problema niya walang power. So sinabi niya hindi pala power ang problema niya, kundi talaga yung CD at saka yung ano niya, yung tape. Cassette tape niyan dalawa, hindi gumagana. Sabi ko hindi na ginagamit yung cassette tape kasi ano na, old model na. Wala na, sabi ko mabili. Marami na daw, marami pa daw silang kasi tape. So pinabuhay na lang yun. Pinakita ko sa inyo yung technique ng pagpapalit ng ano, shortcut ng pagpapalit nun. Saglit lang po yung magpalit. Hindi ko na kinailangan baklasin pa lahat. May technique na tayo ngayon. Tapos yung Yamaha na power mixer din, chinek ko lahat. Binuksan ko. Okay naman siya. Pagsaksak ko kasi nung una, okay siya. Kaya sabi ko, wala naman yatang problema. Tinawagan ko yung customer. Sabi niya, problema lang daw niya. Ang reklamo niya, yung blower. Sabi ko, yung blower, automatic kung gumagana yan pag mainit na po yung sink niya. Kasi may thermal switch yan. May thermal switch siya na pag uminit na yung yan, okay na siya. Pag uminit na yung sink niya, mabuon yung blower niya. So eto na, okay na siya. Okay na. So yan, maiging i-check natin ulit. Tester natin siya. Kailangan natin i-brush ha, ng konti para yung halimbawa may nalaglag tayong soldering lead. Tapos dumikit pala, hindi natin napansin.
sinaksak natin. So, maaaring masira yung ating ginagawa. So, ito na. I-check natin ulit siya. Kasi kahapon, shorted talaga yun dun sa filter cap niya. Naka times 1 tayo, shorted. So, ngayon, makikita natin ngayon. Ayan. Ayan. Tingnan natin kung shorted pa yung labas niya. Ayan, no? Kitang-kita nyo naman. Pumalo, tapos bumalik sa zero. Ayan, normal na siya. So, yung isang side niya. Reverse niya. Okay naman siya. Okay yan. Sa kabila. Reverse. Ayan, okay siya. Forward. Reverse. Okay siya. So, normal po yan. Nawala na yung shorted niya. Babaguhin ko lang to. Singa itol. Ang pangit ng pagkahinang. So, dapat pa lang, sa hinang pa lang, ganda-gandahan na. So, ayan. Yan. Okay na. So, assemble na natin. Balik na natin siya. Tingin ko mahaba na yung video natin pero kailangan na natin siyang putulin ulit. Pause muna natin. Tapos continue suli natin. So, ayan na. Continue suli natin. Kasi hindi mo siya may edit pag sobrang haba yung kanyang video. So yun dapat yung binibidyo mo, maiksi lang. So ito kasi, hindi natin makukuha ng mabilisan lang. So, ayan na. O, didikit ko lang siya ng konting. Glue para hindi siya tanggal. Napakahina naman ito. Yun, oh, lumakas siya, oh. So, ganun din sa kabila. Lalanggit din ulit natin. Lalanggit din ulit. Mamaya. So, yan. So, lagay muna natin yung ating screw. Ayan. Tapos ang kabila. So ayan, mayroon pa sa ilalim.
na. Suportahan natin ngayon si capacitor. Lagyan natin ng glue gun. Stick glue. Para magsama silang dalawa. Yan. So, yan na. Okay na. So, ayan. Ayan na siya. Titesting na lang natin. Babalik muna natin yung mga socket niya. Ito na. Number one siguro yung blue. Titingnan ko muna yung ating picture. Kahapon kasi pinicture ko siya, titingnan ko muna yung connection kung tama yung wire na ibabalik natin. So ito nga, number one yung blue, green, black. So blue muna, tapos green. Ah, parang counterclockwise, oh. Blue, green, black. Tapos white. Counterclockwise pala siya. So tama ba dun sa ating ano rin? White, red, orange, yellow. Tama nga, white. Tapos red. So, ito yung red niya. Tapos orange. Tapos yellow. So ayan, tapos na. Naikabit na natin siya. So double check natin. So blue, green, black, white, red, orange, at saka yellow. So okay na yan. So doon din sa aking pagka-picture kahapon. So yun nga. Tama nga siya, blue, green, black, white, red, orange, tapos yellow. Tama. So, ayan. Ngayon, testing na natin. Lagyan nasa na yung ating power. Power line cord. So, bismillah. Testing na natin siya. So ayan, no? Mandar na. Okay na siya. Pero naka-on na agad yung blower niya. Dapat hindi yan mag-on. So, ayan. Lagyan muna natin siya ng speaker. Susubukan natin. So, output 2. Tapos, input 2. Kasi kahapon, pinanon natin yung 1. So, ngayon, malalaman natin kung okay siya. Wahed, wahed, bismillah, wahed. So, lipat natin sa ngayon sa input 2. Input 1 ngayon, kanina input 2. Wahed, wahed. So, ayan yung itong side na ito. Tapos, ilipat natin sa isang side. Wahed. So, parehas lang halos, pero mayroon siya talagang pagkakaiba. Tinan nyo yung ano niya, konting ano lang. Iba ito. Hello? Bismillah. Wahed. So, ayan o. Tapos sa kabila. Hello? Bismillah. Wahed. So, mayroon siya talagang pagkakaiba.
ramdam na ramdam sa ano pa lang sa boses niya, mas magandang tumunog yung kabila kasi mataas yung mga filter capacitor niya. Malaki kasi ang nabawas eh. So kung tutusin, ang nabawas diyan 4,000. Kasi magka-series sila. So 1,200 at 12,000. So ang nilagay lang natin 10,000. So nabawas na ng 4,000. Kaya malayo na yung sa tunog niya sa kabila. Pero okay yan, gagana siya. Kung sa gagana, okay siya. Wahed. So yan yung sa itong side na to. Tingnan nyo yung pagkakaiba niya. Sa kabila, ilipat natin. Wahed. Mayroon siya talaga. Pero hindi na yung mahalata ng mga gumagamit dito kasi hindi naman nila alam yung ganyan na ano eh. Pero pag sinabi mo, tayong mga technician, masilan, eh wala tayong magagawa. No choice tayo kasi wala tayong mahanapan na filter capacitor na magkakaparehas o kaparehas niya or mas mataas lang sana kahit 15,000, mas maganda pa sana dito sa kabilang side niya. So wala, mayroon mas malaki naman, hindi mo naman siya maisara. So ito na lang, okay na itong ating ginawa. So done na naman yung ating trabaho dito sa power mixer na ito. So oobserbahan ko na lang siya. Pero nakaano na yung ano nyo. Nakauna agad yung kanyang blower ngayon, no? Bilis ng takbo ng blower niya. Obserbahan ko lang muna. Dapat kasi hindi pa ito nakaandar eh. Pero makikita ko yan maya maya. Pero pag may problema yan, hindi yan tatagal ng ganyan yan kahit mga minuto pa lang, dapat sibak na yan. So, okay na po ito. Maraming salamat po sa inyong lahat and God bless you po. So, ito na po. Balikan na natin yung ating ginawa. So, almost 30 minutes na siyang gumagana. Yan, hinayaan ko lang siya. Wow. So, hindi pa rin nagbabago yung kanyang tunog. At saka yung kanyang takbo ng fan niya, nakadirekta siya. Oh. Nakadirekta pala siya. So, normal lang po yan. So, yeah, okay na ito. Sasara na natin. Obserbahan na natin siya. Para maisulod naman natin yung ibang gagawin. Kasi, okay na ito. Pwede nang tawagan yung may-ari. Para may magamit sila. So, ito yung ngipin niya. Nagawa na naman natin itong Behringer na to. Ayos din to. Taka ko, capacitor lang ang sira niya. Okay siya. Kasi kung sa ibang amplifier talaga to, o power amp, malamang-lamang, marami na siyang dinamay na sira. So, yan o. Oh. Yan, babalik na natin ngayon yung mga screw niya. Okay na siya. So, ibabalik na natin yung screw niya. Mayroon pang inalim. Oh. Hindi ko na ilagay pala. Oh. Dalawa. So, ilalim yan sa silong. So, ayan. Bagal yung ating ano screw, bubat pa. Oh, napakadali lang gumawa ng mga ganitong amplifier. Yun oh.
So yan na. Pero mabigat ito ah. Napakabigat niya, sa ilang kilo kaya nakalagay dito. Meron pang isa, sobra. Tayo-tayo dyan, may sobra ang isa. Ito. Ayan na, ang dalawa sa ilalim. Oh. So, ayan na. Okay na siya. So ayan, ito yung model niya. EP4000 na 2x2000 watts power amplifier nakalagay siya. Pero Behringer 'yan. Europower Behringer siya. So ayan, testing na natin siya ulit. Testing ulit natin siya. Hayaan lang natin siyang naka-on dito ng kahit 3 oras. Dapat to may niluload tayo, kaso bawal dito kasi ang magpatugtog ng malakas. Kasi yun ang pinagbabawal dito. Kumbaga haram sa kanila yon. Yan ang mga kailangan iwasan natin, yung mga bawal. Mahirap kasi lumabag tayo sa batas nila. Dapat igalang natin yung batas nila. Bilang dayo lang po tayo, kailangan nating rumispeto sa bawat batas. So ayan, testing na natin. Nasaan yung ating power? Para may sunod ko na yung ito, isang speaker na monitor din. So ayan na. Wahed. So ayan na yung ginawa natin. Yung pinalitan natin ng filter. Doon ko yan inano sa Sun B. So kung makikita nyo, ayan na. Yan, isusum ko sa inyo. So, ito na yung ano niya, marami siyang mga mood switches din na nakalagay sa likod. So, bahala na sila dyan kung saan nila nakaset, pero naka-off lahat yan eh. Hindi naman nila ginagamit eh. So, ito yung sa ano naman, output niya. Ito yung ginawa natin sa output 2. Okay, ito yung okay siya kahapon nung tinanggal natin yung B plus ng input 2, gumana naman yung input 1 tsaka output 1. So ibig sabihin, ang naitama lang talaga sa kahapon yung Sun B o input 2 tsaka output 2, yun lang may tama dyan. So ito yung ginawa natin ngayon na Behringer. Ang problema nito ay nagka-cut off yung breaker nya. So ang problema lang pala ang sala rin ay ang mga filter capacitor niya. So kung mapapansin yung filter capacitor, pinakita ko naman sa inyo. Yeah, maalog na siya. Pero mas maganda, na-shorted yung dalawa. Pinalitan ko na yung apat. So ayan. Hanggang dito na lamang po yung ating vlog na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana may napulot na naman tayong aral para dito sa ating ginawa. Okay. God bless you po. Maraming salamat sa inyong lahat.